What's up mga TV Natics? Welcome back to my channel, and for our today's video na andito tayo ngayon sa loob ng PCIST na kung saan ay kakausapin ulit natin ang ilan sa mga City Hall employee na nagawaran ng loyalty awards. At para mas malaman niyo po ang kanilang mga kwento, narito, panoorin niyo lahat. Magandang araw po, ma'am. Kumusta po kayo? Magandang araw, Kurt. Ilang years na po kayong empleyado ng Pasig City Hall? Okay. I was given an award two weeks ago, having 40 years. Pero at totoo niyan, itong 22, 41 years na po ako this coming September. Saang department po pala kayo ngayon, ma'am? Dito po kami sa Pasig City Institute of Science and Technology. Ayan, ma'am, nung prior na matanggap niyo po ang inyong loyalty award and also, syempre, the incentive, so kumusta po ang feeling bilang isang empleyado? Ako, ang daming bumabati sa akin, sa Facebook ko, yung husband ko, yung mga anak ko. Very proud sila sa akin kasi nakatagal ako. Hindi ka talaga tatagal ng ganitong taong hindi ka matyaga sa pagkatrabaho mo. Committed ka. Opo. Ano naman pong masasabi niyo, ma'am, sa previous admin at saka sa current admin? Siyempre na kayo na-recognize po yung inyong matagal na panahong pagtatrabaho sa Pasig City Hall. Okay. Actually, mga previous admin naman na re-recognize din naman po ang aming mga talento, yung mga pagtatrabaho namin dito. Ngayon din po, pareho din po kay Mayor dito, pareho din po na-aano nila kami na re-recognize yung mga ginagawa namin pagkatrabaho, pagtuturo sa mga trainees namin. Sa current admin po, kay Mayor Vico po, ano pong masasabi niya? Ganun din po. No, talagang sabi niya, 9 months lang siya nakapag-trabaho, and then na-COVID na. So, na-surprise po kami pare-pareho dahil wala kami ng trainees, no? Ginagawa naman paano namin tutulungan yung mga trainees namin dahil wala po sila ng trabaho. Kaya ano-ano po palang mga program yung ino-offer niya dito sa PCIST, ma'am? Okay, kagaya po ngayon, ito po yung hairdressing and situ, beauty care and situ, nail care and situ, massage therapy, meron kami cookery, baking, and then meron kami refrigeration and air conditioning, electrical building wiring, yung kung ipas, appliance servicing, CSS or computer servicing, and situ po lang meron kami welding, no? Na matagal na namin no-offer, automotive, food and beverage, housekeeping. Ma'am, ito po bang PCIST ay open for all or non-Pasig or dapat Pasigeno lang? Pinipilit po namin na ma-accept namin taga-Pasig. Dahil siyempre sa Pasig, marami po yung hindi na nakapagpapos ng koleyo, na isang high school lang, student. So, yung mga ganung aspeto ang tinututukan namin. Dahil ano mangyayari sa kanila kung di namin mabibigyan ng skills training? Hello, Pasigeno. Loyalty awardee for 40 years. Yes. Thank you, Mayor Vico. Ilang years na po kayong empleyado ng Pasig City Hall? 19 years po. 19 years? Ngayong taon na to, naka-19 years kayo. Saang department po kayo? Dressmaking ng PCIST Bangbang. Ayan. So, tita, prior na matanggap niyo po ang inyong loyalty award certificate, ayan, nasa likod niyo yan. At also, syempre, the incentive, di ba?
So, kumusta po ang sa pakiramdam na ma-recognize po ng Pasig City Administration ang inyong pagtitihirap sa trabaho? Masaya po. At least na bigyan kami ng karangalan na ganyan sa loob ng 19 years at napakinabangan din namin. Ngayon naman po, ano po ang masasabi ninyo sa previous admin at saka sa current admin ngayon na kayo ay nakaabot ng 19 years at nabigyan pa ng award? Nagpapasalamat po ako kay Mayor Bico at na-recognize kami ng ganyang katagal. At least, kahit na anong paghihirap namin, na wawala din po yun. Yung pagod. Yung pagod namin. Parang nabalitaan ko nga po, parang pa-retire na po yata kayo ngayon. Opo. So, yun nga, kamusta yung feeling na pa-retire ka na tapos nagawaran ka pa ng award? Maligaya, diba? Maligaya po. Talagang dadalhin mo siya hanggang sa pagre-retire mo po. Ano, nabanggit nyo po na dito kayo sa dressmaking ng PCIST nagtatrabaho. Ano, so, kailan po ba kayo nagsimula bilang isang empleyado ng Pasig City? Noong December 2002, pagkatapos. Ilan na po yung mga naging estudyante nyo? Sa inyong palagay lang, ilan na yung naturuan nyo ng dressmaking? 1,000 na po. Mahigit 1,000 na po. Yung iba ba sa kanila, nakikita nyo talaga na nagpa-progress sila? Meron na po silang mga shop, yung iba na sa ibang bansa na. Mm. Pati mga masatunda, tinuturoan ko na. Oy, ang galing-galing naman. Kaya talagang umabot kayo ng 19 years. Maraming salamat, tita. Salamat po. Magandang araw, Sir Joey! Yes, magandang araw din sa lahat ng nanonood ng Kirk TV. Okay po. Isa ako sa mga awardee ng loyalty from the administration of Mayor Bico Sotto. Ayun, sir. Ang tanong ko po sa inyo, ilang years na po kayong empleyado ng Pasig City Hall? This year, this is my 35th year, ha? 35 years na ako sa, grabe, sa bilang empleyado ng local government Pasig City. Hindi biro ang 35 years. Ngayon, saang department po kayo na saang department niyo na cover yung 35 years na yon? Nag-umpisa ako sa 1987 sa Pasig Manpower Training Center. So, naging Pasig City Institute of Science and Technology. So, 2022, this year, this is my 35 years na ako bilang trainer ng electricity. So kayo ang nagtuturo sa mga Pasigenyo natin na gustong matuto about sa electricity. Yes, especially doon sa mga out of school youth, no? Yung mga walang kakayahan mag-aral sa kolehiyo, dahil due to, lalo ngayon, pandemic, isa pa, talagang sa hirap ng buhay, wala silang pantustos mag-aral sa mga matataas na kolehiyo. Ayun. So, sir, prior na ma-receive nyo ang inyong certificate, loyalty certificate, ayan. Ito pala yung certificate ayan. Ko. Maraming salamat sa kay Mayor Bico Sotto, no? For the first time in 34 years, ngayon lang po ako nakatanggap nito. Sa maligayang parang mangiyak-ngiyak pa kayo, ha? Na-recognize ako bilang isang loyal pala sa gobyerno ng Pilipinas. So, ayun na nga po, prior sa ang tanong ko sa inyo dyan, kamusta ang feeling ninyo nang ma-receive ninyo ang inyong Loyalty Award Certificate and also the incentive? Yes. Unang-una, masaya dahil sabi ko nga, first time. Hindi nangyari ito before. During the previous admin, oo. Pero during the time of Mayor Bico, nagpapasalamat ako kasi na-recognize ang mga matatagal nang nagtatrabaho sa Pasig City Government. Ayun. Maraming salamat.
Mayor Vico Soto. Ayan. Kung makakaharap mo ngayon si Mayor Vico Soto po, no, ano ang gusto mong sabihin sa kanya personally? Personally, sabihin ko sa kanya, kung hindi kayo naging mayor, baka wala pa ako nito. Totoo yan kasi wala eh. During the previous, wala kami natatanggap kahit certificate na isa, kaprato. Ngayon, no, tamo, may lalagyan pa. Maraming salamat, no, sa mga nag-organize ito. Siyempre, sa mga siguro Pasig City Council, ibang mga HR department, no, sa inyo. Siyempre, naging part din naman ng journey ninyo yung mga naging previous admin. So, ano po yung masasabi mo rin sa kanila? Well, okay naman po sila. Kaya lang, siguro dapat yung dating admin, nakikita nyo rin yung mga tao na nagtatrabaho 8 hours a day, 5 times or 6 times a week, no? Makita nyo man lang yung hirap na ginagawa nila. Ay. Siguro, hindi naman maging after na mabigyan talaga ng incentive in monetary terms, pero ma-recognize ka as the loyal employee, siguro isang malaking karangalan na yun. Kaya masayang-masaya ang puso mo. Yes, siyempre. Kasi in a few years na lang, 58 na ako, baka 60, pwede na ako mag-early retirement, at least nakahabol to. Ako nga pala si Jose Antonio Diaz, Loyalty Awardee ako. I'm Mr. Orville L. Pangkok. Ilang years na po kayong nagtatrabaho bilang Pasig City Hall employee? To be exact, 38 years, 11 months, and 26 days. Ay grabe, computed talaga. Kailan po ba kayo nagsimulang maging empleyado ng Pasig City Hall? April 3, 1983, hindi pa ako buhay noon. Sir, more than 38 years na pala kayong empleyado. Magta 39 years. Ang tanong ko sa inyo, sir, saang department po ba kayo niyan tumagal? Nag-umpisa kami sa Pasig Manpower Training Center. Na ngayon ay? Ngayon ay yung pwesto ng Pasig, yung university natin. PLP? PLP. Yan yung lugar ng Pasig Manpower Training Center, yung lumang palengke na sinasabi nila. Okay. Ngayon po, nasang department na po kayo? Nasa Pasig City Institute of Science and Technology dito sa Bambang. Okay, sir, ano-ano po bang mga program ang itinuturo nyo dito sa PCIST? Well, yung sa course na tinuturo ko, yung Domestic Refrigeration and Air Conditioning NC2, it's kahit pa noon naman noon, ganun din. Ilan na po bang mga Pasigenyo ang naturuan ninyo sa pagkukumpuni at sa paggagawa niyo ng mga refrigeration and aircons na yan? Well, siguro hindi lang Pasigenyo. Kasi opo, at that time, may mga taga-ibang bayan din eh. Pateros, Taytay pa nga, meron as far as Antipolo. Pero kung ano, siguro thousands. May mga nakikita po ba kayo na naging estudyante niyo dati na talagang naging successful sa tinuro niyo? Mas mayaman pa sa akin. Kasi may mga shops na. Wow! Yung iba, yung lalo na yung mga bago ngayon, may mga sarili silang, nagsiservice sila ng sarili nila on their own. Pero yung iba, talagang malalaking shops na eh. Okay. Sir, prior na makatanggap po kayo ng inyong Loyalty Award Certificate and also syempre the incentives, so kumusta po sa pakiramdam na kayo po ay ma-recognize bilang empleyado? Of course, nakakagaan or nakakatuwa na ma-recognize yung services ko or namin sa City Hall. Mm-mm. Na lalo na yung mga matatagal, no? Nakakatuwa. Ano naman po ang masasabi ninyo sa current admin natin and also syempre sa mga previous admin na
kayo ay nagawaran ng Loyalty Award? Maraming salamat sa ating butihing mayor na mayroon siyang programa para ma-recognize yung mga serbisyo, lalo na yung mga matatagal sa ating City Hall. So maraming salamat for that. Sa previous admin, syempre naging part din sila ng journey ninyo, no? Ano po ang masasabi ninyo sa kanila? Dati kasi meron yatang, if I remember it right, meron rin parang service award. Mm-hmm. Pero hindi ko lang sure, parang na-limit lang sa certain number of years. So at that time, parang minsan lang yun. Pero hindi pa kasi ako yata nag-qualified, no? Hindi ako nakasama. I'm Mr. Orville Libres Franco. I'm a Loyalty Awardee of Pasig City Government. Thank you.